Hi guys, welcome back to my channel. I know. Inihintay mo kung ano yung result. Ito ano nangyari sa first session ko ng microneedling. And kaya ako naka-mask is para hindi mo agad makita. Pero, papakita ko na. Ito. Tadam! Ayan. Wala nagbago. Ako nagbago. Alright guys, so I think current skin condition ko, makita niyo meron akong bagong tagyawat dito. It's an acne actually, malaki siya. This one as well. Tapos nagkaroon ako ng tagyawat dito and I got all the scars here. Kita niyo naman. Yung mga scars natin dito, ito may tagyawat. Meron ako mga redness din sa skin like this one. Hindi ko alam kung ano nangyari sa first session ko. Parang lumala yung scars. Siyempre, hindi ko pa rin titigilan. Second session natin ngayon. It's our microneedling week. So, kung gusto nyo makita and antabayanan ako kung ano yung procedure, just keep on watching. Okay? So, intro muna! Bulaga! Para sa hindi pa nakapanood ng last video ko, ang una natin gagawin, ilalagyan muna natin ng numbing cream. Lalagyan natin ng pamanhid yung ating mukha para hindi naman siya masyadong masakit kapag tinutusok na ng karayom or kapag ginagawa natin yung process ng microneedling. So, lalagay ka lang to. Just keep watching. Okay, mga bakla. Laging tatandaan, kailangan ka pala ng paglalagay ng pampamanhid. Kailangan manhid na manhid. Ganyan. Kailangan lakasan ng loob. Para maka-move on. Charot. Alright guys, so we're done with the numbing cream. We'll go ahead and make sure na linisin natin yung face natin. So, I'm just gonna wipe it out and then apply vitamin C serum and then we'll start the microneedling process. Bakla, maaring manhid yung mukha, pero siguraduhin pa rin na simulan mo sa mababang kalayo, katulad ng 1 mm. Para at least naman, mapakaramdaman mo kung masakit o hindi. Pero kung hindi, i-push mo na lang i-push. Make sure lang na lalagyan mo hanggang noo at i-focus mo dun sa mga part na talagang kailangan ng karayom. Kapag nagdugo, hindi mo kailangan matakot. Push lang yan bakla, kayang-kaya yan. Pwede mong dahan-dahanin ang pag-move ng micropen o ng dermapen. Depende sa gusto mo. Pwede yung stamping. Pwede mo rin naman yan gawin ng pahalang, pataas, horizontally, vertically, kahit anong kalipayan na meron dyan. Basta i-push mo nang i-push at make sure na mapupuntirya mo yung mga dapat mapuntirya. Paalala lang bakla, dapat iwasan mo yung mga merong mga live na tagihawat or mga acne. Dapat hindi yan nadaan ng karayo kung ayaw mong lumobo yung test lock mo. Paalala din, hindi mo kailangan naka-lipstick. Push lang kahit wala. Hindi mo kailangan madaliin ang paggawa. Pwede mo itong balik-balikan hanggang sa masatisfy ka sa kung anong kalalabasan. Alright guys, so tinigil ko na muna kasi yung mga part na to malalalim na. Yan, mga nagdudugo na yan sila hanggang sa no, nagdudugo lahat. So finocus ko yung medyo kailangan i-focus. And then lagyan na natin vitamin C serum and then we'll punas-punas. Tapos na muna for now. Okay? Make sure na huwag mong titipirin ang paglalagay ng vitamin C serum. Bakla, mas marami ka pala gagastosamin. Kaya huwag mo nang titipirin yan. Carry, push. Okay guys, we'll see you on the next video. It might be next week or on the other week. Depende kung gano'ng siya katagal maghihilom. And I'll update you guys. Mag-upload ako ulit ng 7 days, which will be starting tomorrow. Again guys, I'm not professional with this, but trying to do it since I'm sick. Not too many people doing this as well. I hopefully, medyo umayos yung magiging results natin. Okay? Thank you very much guys. And if you're not yet subscribed to my channel, consider subscribing and hit the like button. Thank you. This is my face after 8 hours. Mag-asha, tapos nawala yung mga scar dito. Malalalim. And then, ito.
pula pa rin, pero kata mo, pantay. Ito yung malalim. Ito. At ito yung halatang-halata. Ito kasi meron pa. Napula pa rin siya. I'll just update you later. Sobrang katinong mukha ako. Oh my God. Gusto ko na mag-ilamos. Mamayang break, mag-ilamos ako. Tingnan niya, laking tagago dito. I mean, this is an acne. Tapos ito yung sobrang kati dito part, dito. Alam mo yung una kong gawa, wala talaga akong naramdaman kahit konti doon. Wala. Pero ito ang kati niya, tapos mahapdi, may mga mahapding part talaga. Pag kinukulat-kino akong ganyan, nararamdaman ko talaga, masakit siya. Parang may mga sugat. So, it is actually the first time that I saw my skin na naging ganyan. Tingnan nyo, nakaangat yung mga part ng scars kasi magapa. Pero babalik pa rin yan siya dun sa dati niyang lubak-lubak. Ngarag, yung barag ganyan, baragista. Kami nga pala ang baragista. Okay, so update kita mamaya pag nag-ilamos ako. Hey! Finally, it's my break. So let's go ahead and wash my face! So ayun guys, no, medyo mahapdi. Mahapdi pa rin siya. Kaya hindi natin siya pwedeng i-dump lang ng towel. Ganyan. Nararamdaman ko talaga siya ngayon unlike before. Kasi katulad yung nasabi ko sa inyo, medyo angas siya. And then sobrang reddish niya. So, I'll update you tomorrow. Bye!